Ang init na nga, wala pang kuryente. Yan ang naranasan sa ilang lugar dahil sa manipis na reserbang kuryente sa Luzon. Pero babala ng Energy Department, posible pang maulit ang rotational brownout. Narito ang report. Walang tigil sa kapapaypay si Helen habang nakatambay sa labas ng isang eskinita sa Parola, Tondo. Halos din nangaraw siya makahinga kapag nasa loob ng bahay dahil sa napakainit na panahon. Ganun talaga, lalabas na lang kami dito. Oo, wala na tayo magagawa eh. Lalabas na lang tayo kasi kung doon pa rin tayo sa bahay natin, maglumlum tayo. Wala, hindi na namin kayang init talaga. Ang kapitbahay niyang si Rowena, sa shake naman, idinaan ang pagpapalamig para gumaan kahit paano ang pakiramdam. Hindi po talaga maiwasan lumabas dahil sobrang init po sa loob ng bahay. Maliit pa po yung espasyo ng siksikan pa kayo. Habang si Karen, problemado dahil nagkabungang araw na ang kanyang anak. At hindi na raw nila alam ang gagawin kung mag-brown out pa sa kanila. Maghapon po, binababad sa tubig. 10 beses nagpapalit ang damit, ma'am. Tapos sa gabi, 3 beses din ang maligo. Kahit nga po madaling araw, nagbabasa ang tubig na anuhan na yung buong araw eh. Kabilang ang Tondo sa mga inanunsyong lugar sa Metro Manila, nasakop ng rotational brownout ng Meralco kahapon dahil sa manipis na reserba ng kuryente sa Luzon. Bukod sa Metro Manila, nagpatupad din ng tigisang rotational brownout ang Meralco sa mga bayan at lungsod sa Bulacan, Cavite, Laguna, Quezon Province at Rizal. Bukod sa Meralco, nagkasa rin ng rotational brownout ang ilang power distribution companies sa Luzon na nagsiservisyo sa Isabela Province, Quirino, Olongapo City, bahagi ng Quezon na hindi sakop ng Meralco at Camarines Sur. Nagugat yan sa pagdadeklara ng National Grid Corporation of the Philippines ng red alert status sa Luzon grid sa loob ng 4 oras at 1 oras na yellow alert status. Ayon sa NGCP, umabot sa 11,514 megawatts ang peak demand sa kuryente sa Luzon grid. Halos abot na nito ang 11,729 megawatts na available capacity sa buong Luzon. Ayon sa Electric Power Industry Management Bureau, bumaba ang reserba ng kuryente dahil sa matinding init nitong mga nakalipas na araw. Nasinabayan pa ng mataas na konsumo sa kuryente ng mga Pinoy na apektado rin ng tag-init. Over the weekend, nag-register na naman tayo ng napakataas na heat index. And alam naman natin na parang rule of thumb natin that for every degree increase in temperature, meron tayong estimated na 100 megawatt na requirement, no? Or yung demand natin kung tumataas ng 100 megawatts for every degree of increase. Nagbabala naman ang Energy Department na posible pang maulit pa ng ilang araw ang pagdedeklara ng yellow at red alert status sa Luzon na mauuwi muli sa rotational brownout. Kaya panawagan ito sa consumers, sikaping magtipid sa konsumo ng kuryente sa kabila ng tag-init. Tiniyak naman ng Meralco na handang gumamit ng kani-kanilang generators ang mga kumpanyang kasali sa kanilang interruptible load program para makabawas sa power demand mula sa grid. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5.